Magandang araw sa lahat at welcome back sa Notable Bio, ang channel na magkukwento sa inyo ng mga buhay ng ating mga paboritong artista noon. Isa sa mga aktor na lubos na hinangaan ng mga movie fans noon araw, ay si Pancho Magalona. Siya ay nagsimula ng kanyang entertainment career noon late 1940s, na tumagal hanggang dekada 70. Si Pancho rin ay naging isa sa pinakapopular na leading man sa kanyang panahon, at ang love team na nabuo sa pagitan ng aktor at kanyang naging asawang si Tita Duran, ay isa sa lubos na tinangkilik sa kanilang panahon. Siya rin ang ama ng pumanaw na rapper na si Francis Magalona, at pinagmula ng ilan sa mga tanyag na Magalona sa showbiz ngayon. Ako'y naparito pang ialok sa iyong iyong kamatayan, o tutunguhin kinabukasan. May kalabang himagsik ka na kinakalang pumili ka ng iyong papanigan. Sa amin ka, o! Ang tunay na pangalan ni Pancho Magalona ay Enrique Magalona Jr., na ipinanganak noon January 22, 1928 sa Saravia, Negros Occidental. Ang bayan ng Saravia ay kalaunan ipinangalan sa ama ng magaling na aktor, at ito ay tinawag bilang Enrique B. Magalona. Si Pancho ay bunsong anak nila Enrique Barrera Magalona, at ng inang si Consuelo Gayoso. Ang kanyang ama ay dating naging kinatawa ng Negros Occidental mula 1931 hanggang 1946, at dating naging senador sa ating bansa na nagtagal ang termino mula 1946 hanggang 1955. Si Pancho rin ay yun tinatawag na ipinanganak na mayroon silver spoon sa bibig, sapagkat siya ay nagmula sa mayaman at respetadong angkan. Ang lalaki ay nagsimula sa industriya, nang minsan ay samahan ni Pancho ang isang kaibigan sa shooting, at siya ay napakiusapan na gumanap sa isang eksena sa kanilang ginagawang pelikula. Dahil naging maganda ang feedback sa binata sa eksenang ginawa, ito ay naging daan upang siya ay makapasok sa pag-aartista, na noon una ay hindi naman niya pinangarap na maganap. Si Pancho ay nakasama sa pelikulang Makislap na Bato noon 1947, kung saan siya ay nagpamalas ng husay, at agad na tinangkilik ng mga movie fans. Nang sumunod na taon, ang binata ay kinuha ng Sampaguita Pictures na nagdala sa kanya sa Tugatog ng Kasikatan, at ipinareha sa dating tanyag na batang aktres na si Tita Duran. Ang tambalan ng dalawa ay naging isa sa pinakapopular na love team ng panahong iyon, na labis na minahal ng kanilang mga tagahanga. Ilan sa kanilang mga pinagtambalan pelikula ay ang Maharlika, at Bulaklak na Walang Pangalan noon 1948. Always Kay Ganda Mo, at Milagro ng Birhen ng Mga Rosas noon 1949. Huwag Ka Nang Magtampo, Kay Ganda Mo Neneng, at Umaga na Neneng noon 1950. Kasintahan sa Pangarap noon 1951. Buhay Pilipino, at Barbaro noon 1952. Isang Sulyap Mo Tita, Bodabil, at Ang Ating Pag-ibig noon 1953. Isang Halik Mo Pancho noon 1954, at marami pang iba. Ang tambalan nila Pancho at Tita Duran, ay hindi na natili lamang sa big screen. Sila ay agad na hulog ang loob sa isa't isa, at naging magkasintahan sa labas ng limelight. Ang kanilang pag-iibigan ay nauwi sa maagang pagpapakasal noon October 2, 1948, kung saan si Pancho ay 20 taon gulang sa panahon ito, habang si Tita ay 19 na taon gulang naman. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng 9 na mga anak, at ang mga ito ay sila Susan, Vicky, Victor, Henry, Pai, Malot, Maricar, ang pangalawa sa bunso na si Francis, at ang bunsong si Martin. Si Francis Magalona ay naging tanyag rin sa industriya, at siya ay sumikat bilang aktor at rapper. Subalit ito ay maagang pumanaw noon taon 2009, sa edad lamang na 44. Naiwanan nito ang asawang si Pia Arroyo at 8 mga anak. Ang pamilya Magalona ay isa sa pinakasikat na angkan sa showbiz, na hanggang sa ngayon ay namamayagpag ang mga apo ni Pancho sa industriya. Ang career ni Pancho ay patuloy na namayagpag, sa kabila ng pagkakaroon ng malaking pamilya. Siya rin ang nagdala kay Dolphy sa Sampaguita Pictures, na siyang nagbigay ng break sa komedyante na kalaunan ay naging king of comedy sa ating bansa. Ang aktor ay naging mabuti rin kaibigan sa mga kasamahan sa Sampaguita Studio, gaya nila Rick Rodrigo at Eddie Garcia. Maliban sa kanyang asawang si Tita, ang aktor ay nagkaroon din ng iba't ibang role sa mga pelikula, katambal ang ilan sa mga pinakasikat na aktres sa panahong iyon. Ilan dito ay si Carmen Rosales sa Simpatika, Lillian Leonardo sa Mapuputing Kamay, Alicia Vergel sa Basahan Ginto, Linda Estrella sa Kasaysayan ni Rudy Concepcion, Gloria Romero sa Musikong Bumbong, at Mirna Delgado sa Waldas. Ang naging rurok ng kanyang kasikatan, ay noon mapili si Pancho bilang best actor sa FAMAS, para sa pelikulang Hanggang sa Dulo ng Daigdig noon 1958. Isa rin sa kanyang hindi malilimutan karakter, ay nang gumanap ang aktor bilang si Simon sa pelikulang El Filibusterismo noon 1962. Lumabas rin si Pancho sa ilan mga international films gaya ng Meryl's Marauders na pinagbidahan ni Jeff Chandler, at The Hook noon 1963. Ayangkin Vietnam noon 1964,
kasama si Kirk Douglas, at Stoney noon 1974, na pinagbidahan naman ni Michael Preston. Maliban sa pelikula, si Pancho ay nagkaroon din ng paglabas sa mga programa sa telebisyon, tulad ng Magandang Tanghali at Pancho Loves Tita noon 1964. Siya rin ay naging endorser ng ilan mga produkto, tulad ng San Miguel Beer at ilan brand ng sigarilyo. Sa kanyang pagtanda, ay unti-unting nagbawa sa paglabas sa mga pelikula ang aktor, upang mas pagtuunan ng pansin ang kanyang pamilya. Ayon sa kwento ng kanyang anak na si Martin, si Pancho ay isang napakagaling na ama. Ito ay patas sa kanyang mga anak, na palaging nasa kanilang tabi upang magbigay ng payo, pag ito ay kanilang kinakailangan. Tinuruan din sila nito na maging laging matatag, sa kahit anong pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Ayon rin kay Pancho, ang lalaki ay nararapat na marunong tumayo sa sariling paa, upang mapunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang pera ay dapat rin na paghirapan makuha, upang malaman ang kahalagahan nito, at ilaan ng maayos ang paggastos sa pamilya. Ang pinaka-importanteng aral na ibinahagi ni Pancho sa kanyang mga anak, ay tinuruan niya ang mga ito na magkaroon ng takot sa Diyos, at huwag makasakit sa ibang tao. Ilan sa kanyang mga naging huling mga pelikula ay Ang Pipo, Sakada, at Bitayin si Baby Ama noon 1976, 50% Down noon 1977, at ang kanyang huling naging pag-arte ay sa pelikulang Bundok ng Susong Dalaga noon 1983, kung saan ay lumabas din ang kanyang asawang si Tita Duran. Matapos nito ay muling nagpahinga ang aktor sa paggawa ng mga proyekto sa industriya, at tumulong sa pagkalinga sa kanyang mga anak at apo. Noon 1996, ang aktor ay ginawaran ng Gawad Urian Lifetime Achievement Award, kung saan kinilala ang kanyang mga naiambag sa industriya. Noon April 13, 1998, si Pancho Magalona ay pumanaw sa edad na 70, dahil sa komplikasyon ng labis na paninigarilyo. Nawala man si Pancho sa pinilakang tabing, ay nag-iwan naman siya ng marka sa puso ng mga tagahanga, na habang buhay magiging bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanilang tambalan ni Tita Duran sa loob at labas ng showbiz, ay tanda ng kanilang wagas na pagmamahalan, at isa sa naging katangi-tanging inspirasyon para sa marami. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Pancho Magalona, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Jesus, Rob.